Hello guys, ngayong araw na to ay pag-usapan natin kung paano nga ba natin napapagkakitaan ng ating Gcash account. Ngayon kung wala ka pang Gcash account at gusto mong mag-business kahit papano, mag-download ka na ng yung Gcash. Unang-una po ay ang buy-load. Buy-load, hindi natin kailangan ng malaking puhunan. Mag-load ka lang sa Gcash mo ng 300, 400, 500 or more kung medyo maluwag ka naman sa pera. Pwede ka na pong mag-load sa iyong mga kakilala, kaibigan ka at kamag-anak at kung sino sa iyo pa. Then, ang pangalawa po ay ang money transfer. Yes po, ang money transfer ay mas kilala natin ito sa Gcash na cash in at cash out. Kaya lang po, pag Gcash, cash in, cash out, medyo kailangan natin at least siguro mga 10K, 5K sa Gcash, tapos may cash on hand po tayo, at least 5K din, para naman po pag may nag-cash in, o kaya may nag-cash out, meron po tayong may ibigay. At ang pangatlo po ay ang pay bills. So, ang pay bills po ay pwede din natin pagkakitaan yan. Kaya lang, kung magbibusiness ka pa rin ng pay bills, mas kailangan mo ng medyo malaking puhunan kasi syempre pag may nagbayad sa iyo, at least dito po at least malaki-laki yung nasa loob ng Gcash account mo. Tapos po kailangan alam din po natin yung may charge na talaga pag tayo nagbayad, katulad ng home credit po. Kapag yung home credit po ay nagbayad tayo, automatic may 15 pesos na po itong kaltas. Tapos, kapag halimbawa mga Meralco bill naman po, wala na po itong kaltas pag tayo yung magbabayad. Thank you po sa panonood at sana ay may natutunan kayo or nagkaroon kayo ng idea. Thank you for watching. Bye!